Okay. So now we'll move on to creating multi-view sketches. No, mo balik lang ko. Freehand sketching ang gamito na. Mao po niya nasa plates na to. So you are not allowed to use a ruler. So maklaro man yun ako kung ruler yung gigamit. Maklaro kayo na. Okay, obvious na kayo kung ruler ang gamito na to. Okay, so multi-view sketches are known as an orthographic projection. So orthographic projection, mula na ang 2D nga view. No, so ortho, kana mura mura perpendicular bito na meaning ng ortho. Okay, mura 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 gi originate anang a word. Okay, so again, multi-views are two-dimensional 2D views of an object that are established by a line of sight that is perpendicular or 90 degrees to the surface of the objects. Okay, the pictorial view shows the object in a three-dimensional picture, and the multi-view shows the object in a 2D representation. So ang 2D, 2 dimensions, and 3D, 3 dimensions, no? I think you're familiar, we are very familiar with the coordinate system. We are very familiar with the XYZ axis, di ba? Kinsay wala pa naka-familiar ani sa XYZ axis, sa XY axis. I think familiar ta na kay engineering students naman ta, di ba? Na ba? Na ba wa naka-familiar? Alam mo kaawa po? I hope naka-follow rani, no? So, nakasoy na mabuhane na draw sa mga top view, front view, right side, mga ngana lang na sample sa inyong mga senior high siguro or sa inyong high school pa mo. Nakasoy na naman tani tanan, di ba? Nabay wala. Okay, very good. So this is more na ni og advance gamay na itong mga topic. Okay, so kini mura na easier way, no, nga para ma-draw gyud ang usa ka ang mga different views sa atong object, sa atong 3D nga object. Now, so first we would be constructing kini usa ka mid-tree line which is 45 degrees. Okay, then we would draw the, I think kini ang anila tamo tanaw ha, kini atong front view, kini ang top view, then kini ang atong right side view. Okay, naka-follow ra sa tanan. Again, kini ang atong unsa gani ni? Kini na sa cursor. Hello class. Unsa gani ni nga view? Front. Okay, very good. This is the front view. Ang kini unsa ni siya? Top view, sir. Okay, very good. And kini mo ni atong side view. Okay, very good. Okay, so mola na basically mo lang yung button. So mas better good mag-draw mo first sa top view, no? Kay top view dito naman mo dagan para sa right side view. So inyong idagan yung dimension ani adong sa obos kini. So mo lang kini nga side na sa top view murag gi mirror na siya ba ani mo ni siya nga side, di ba? Murag ipadagan na to sa mid-tree line na to. Okay, I hope naka-follow ra ta na ano. Unya ato mga ang atong gikan sa top view, gikan ani nga top view. Ato na pong gipadagan paubos para sa atong front view mo ni siya. Okay? I hope naka-imagine ra mo no sa atong mga kuan, mga multi-view sketches. So, mo ni atong nasa plate man, di ba? Di ba? Kinsa nakakita sa plate? Kinsa naka-print sa plate? Okay, I think Vince naka-print na ka no? Okay, very good. So basically, mo lang atong buhaton lang yun sa plate na to. Unya, mo po din atong midterms. Na midterms ay napod, please study ha katong mga appeal po da napod yung mga identification gamay mga na. Respetuan na to ang uban nga topics na to. So I hope na nag-follow na mo kung gasige mo tanaw po sa videos, kung gasige mo og notes, I think maka-answer ang pud mo sa atong midterms. Okay? So step 3 good atong buhaton ang ang unahon mo gid ana kay murag sketch lang, no? Unya ato gyud ni darken ang atong mga or finalize ang atong mga drawings, ang atong mga object line, no? Muna atong buhaton pud ang object line. Of course ang object line kining murag kanang edges na sa atong kanang object. So kini mga construction lines, okay na ni siya pencil. So unang yung button ni mo pencil lang sa una kay freehand sketching good. Para nga kung magsayop ka, pwede ra ni mo ma-erase. Kung maka-finalize sa ka og drawings, ana na ka magsugod o i-darken ni mo.
Okay, and yeah, we should not forget the hidden lines, no? Naka-familiar yung buong hidden line ba? Sa right side na to, no? Kay mo man nga kininga line, mo yung hidden man na to. Okay? So, karon po, mo introduce ko ninyo usa ka software class. Are you familiar with SketchUp? Nakasuway na mo aning SketchUp ba? Wala pa. Anyways, kung na mo kung na mo laptop kanang kuan lang, pwede ra ta nga mag mo-download og SketchUp. Na gani koy sa kuan na mo na nag face to face ninyo. Na mo na may mga subjects nga face to face ninyo. Wala pa gyud. Anyways, sige lang, sige lang. So, money ang usa sa mga tools, no? Engineering tools, sa mga tools sa mga architects para nga ma-view gyud properly ang mga drawings ang mga plans, no? So, ang SketchUp is kana murag 3D siya, no? Ang CAD kay murag more gamiton man ang CAD for 2D projections gyud, so mga orthographic projections lang. So, or sa mga orthographic na drawings, I mean. Pero ang SketchUp, much easier siya to use kung 3D mo gamiton. So, ato lang pong ipakita, no? Ang features sa SketchUp na to. So, musuway ta nga musuway ta o gama ani nga drawing. Okay? So, ang atong buhaton kini top view lang sa ano top view, so ang top view okay mana siya top view ano siya then buta na to nga mo itong square no. Okay, muna atong cube class. Okay. So, ang atong top view kay kini man. Okay, so murag na ay hello. Butang lang na to ha, ngani siya. Sakto ba? So, 3D na to ha ni. Ano Sorry. So, mo niya itong drawing yun nun, di ba? Kini siya. Magawa na kayo. Maghabog na kayo, no? Then, lahos ni siya rin. Okay, di ba? So, basically, moment yun, di ba? No? Ay. No, basically, moment yun nga itong demo, ragamay rin rin eh. Sorry. Ana. Okay. Kini mga ano pa. No? Murag gani siguro porma, di ba? Naka-follow pa ta class? Naka-kuha na mo? Okay. So, looking at the different views, namay yung mga, money ang atong isometric projection. So, makita na to ang, sa isometric projection, ang makita lang yun yung views ana kay ang top view, ang front view, and ang right side view.
Okay, mo na ang murag basic yun or mo na ang usual nga isometric projection. Okay, so adto ta sa top view. No, makita man siguro. O, klaro ba sa inyong screen nga top view nga itong tanawon. So, adto sa top view. Okay, so mo na top view na to ang atong i-parallel projection. So, top view. So, sa atong drawing. Ay, sorry. Sa atong... okay, ne. Okay, tara. Di ba no? Mo man yung top view no? So, klaro ra ba? So, sorry class, murag. Oh, ano din yung ano pa rin na. Dito. Ano, sige ito. Sige. So, top view. Top view no? Sakto na no? Klaro ra class. Top view, then add to ta sa... Tango na rin. Okay, top view. Add to ta sa front view. Okay. No, klaro ra ang front view class. Okay ra ba? Then finally sa right side. Okay. Ato magama ta og scenes be, okay, para maklaro kariot ha. Okay. Mo ni ang scene 1, scene 2, scene 3, lastly super. Okay. First mod to ta sa ISO ha. Okay. So again, mo niya atong isometric projection, di ba? Atong 3D view. Then add to ta sa top view ha. Okay. So from the isometric projection, kumuha to ta sa top. Okay, ana siya. Then from the top view to the front view, atong ini dagana ana. So sa front view to right side na. Okay, so I think naka-imagine jud mo, di ba? Unsa ang different views ang tulo. Unya I think gikan adto mas madali gid pud siguro ni og sabot ning atong mga pag-draw sa atong mga construction mga construction lines sa atong mga different views sa atong mga top view, front view, right side view from a isometric drawing. Okay? Klaro ra class? Okay ra? Okay ra ba ang atong mga isometric sketching? Okay, very good. So next ang atong kini mo draw na pud ta, bali na pud. So gikan sa mga views sa mga tulo ka orthographic views magama tawag isometric sketch or ang iyang 3D nga drawing. So naala no ang 3D drawing yun kay naa ang tulo ka axis niya XYZ. Okay? So kini sa atong front view ang ato makita ang axis ana kay ang kuan man di ba? I think y ay day x ug y ang top murag x ug z man siguro kay z axis man ang ampat ang pang length na. Anyways dili na mo kuan na go through na. But anyways mo ni siya ang ato ipakita no kung isometric no. Familiar lagi mo sa 3 axis, di ba? X, Y, Z nga axis. Makita po na sa itong SketchUp class. So, kita mo sa color green, red, o blue, di ba? Na yung mga... okay, no? Ang usually, ang kining green and red axis mo na ang itong X and Y axis. So, mo na ang makita na ito sa itong top view. No? Sa so, top view, siya nakita ang green o red, di ba? So muna ang atong x and y nga axis. Kung adto punta sa front view, makita na to ang klaro ra ba ang blue ug ang red nga axis na ang axis kini nga red then mo na yung blue. So ang I think ang atong blue mo na ang z nga axis unya ang red na to mo na ang atong y axis. Okay? Either ways unsa na nga ang kuan lang ang atong more depth sa atong object no mo na ang atong z axis. So usually magka malibog tagamay sa asa ang y o x o y naman ana naman pero ito lang ang top view makita lagi na to ang x and y axis. Okay, mo ra to himduman lang para di ta malipat. Okay, and of course again ang atong isometric view makita ang tulo ka axis. Okay, I hope that was clear. So next again mo move on na ta ani isometric drawing. So makita na to atong unang buhat yun good kay usa ka
orthographic ay usa ka mga kana ang duha ka axis atong button, ang x o y axis. So as makita na ang first line na kaya nita mo focus na ni na ang first line nga buhaton na to kay kining na horizontal line, no? Horizontal line gani higda na sa h, maghigda ang line. So next ang second line nga buhaton na to ang vertical line, ang v, so varog nga line mo ni siya. Then ang atong i-rotate og 30 degrees each side. So mo ni ang atong mga object line na. Okay, mo ang third and fourth line na to. Okay, mo ni ang atong mga, so with this we would have our kanamura isomet mga projections na to. Ani na to i-draw ang atong mga isometric drawings, okay? Klaro ra class? Naklaro naman no? So on pagama no? So on pagpakita gyud nga klaro gyud nga kana isometric drawing. Again 30 degrees ha? Kay usually usahay ro ba ani ta malipat nga 45 degree ang gamito na to. Muna ang gamit sa usa ka 30 by 60 nga triangle. Dali siya makagama og gani. So makita na niyo ato 30 by 60 nga triangle. Dito ra na siya butang, dili na ka mag-angle-angle ana. Okay, so I think na mo triangles, di ba? So para magama ani nga line, magamit na to straight edge ani yun. Kung pwede, bisag kini lang nga ma lines na. Oh. Okay, pwede na siguro magamit og straight edge ani. Kay ko ano ani, kini mura man siya og mga construction lines ribito ni siya. Okay, kay para masukod ang 30 degrees. Okay class, so you can use your rulers para lang ani nga line. Unya, mo to katong 30-60 degree nga angle ang gamiton. Okay? So I think tanawa lang ning steps unsaon. At least nga kung makasugod mo og himo sa usa ka sa aning tulong lines, kining lines, mga 4 lines, dali na ninyo pagama ang usa ka 3D nga box or 3D nga drawings. Okay? Magsukod-sukod lang ninyo na. So dili lang ko mo again, dili lang ko mo digyan ani no. Okay, I think na man sa gi-explain po na thoroughly siguro sa atong kanang video discussion. Okay, dili lang ko mo storya po dani isometric circles no. Pero at least nga namoy kanang run through na ba namoy idea, no? Namoy pangutana for this sketching topic. Hello. Okay ra, nakasabot ra ba mo? Okay, very good. Basta way pangutana ha. E noon, mag-ana ginuwag sugod o mga makapangutana bito magsugod mo. O pagpangutana kung magsugod na magbuhat po sa inyo mga plates. No, nakabantay mo ana. Na magsugod. Kaya, first yun, ighatag na ko sa inyo mga plates. Wala pa na yung katong, especially katong lettering pa. Wala pa na yung pangutana. Kanang abot na mga Monday nanay mga gamay nga pangutana. Igabot sa deadline na ugma, Friday na ugma, adagan kay mangutana ninyo nga sir nganiyon ba ni sir nga. Klaro kayo mo nga ang tigama ninyo kuan. Kung deadline sa Birnes, gamon ninyo Thursday kasagaran ninyo. Okay? So ang anak po gusto naman, so that is always a practice. The deadline is the best motivator, di ba? Pagama. Okay, so no again no question sa sketching na topic no. Okay, move on ta. Okay, Vince, okay ra ka? Do you have a question? Yes, yes. You mean both angles na? Both sides? Yes. Yeah, 30. Isometric kini. Ito ba Vince? Yes. Both sides are 30 degrees, no? So you'll be using katong 30 by 60 nga triangle. Okay? That is always mo na projection sa usa ka isometric drawing, 30 by 30 na siya. Okay, 3D pictorial representation of the object. Okay? Okay na, no questions about the sketching topic. Again, ako na niya ko run ana murag summary lang bitaw ni. No, kung ganan mo katong trawa lang to video yun yung i-post nako. Okay? So move on ko sa basic dimensioning ha. Kaya medyo money ang murag thrilling yun yung part, no? Class
kini basic na mentioning hirumdumi gini ninyo kay samot na kung ipanarbaho bito ninyo or magsugod mo gamit og God, magsugod mo gamit og kana sa inyo panarbaho kay kana jud magkada magyud mo mag kana pakita man na mga pakita na ang mga dimensions sa lot, dimension sa building, dimension sa rebar, mao gini ang inyong bantayan para maklaro kanang disinti tanawon yung mga plano. Okay, so first katong technical lettering, di ba? Kibaw naman ta sa mga basic lettering height o pilay angay nga height sa mga kung paper, di ba? Kitsa na kinumdum kung kintahay kung na A4 ang atong A3 ang atong paper ha. Unsa may text height sa usa ka kanang ay unsay size sa text pen size sa 3mm nga text height? Kinsa na ka makahinumdum? Hello. Very good. Kung 6mm, pila man? Okay, very good. 0.5. So, usually nga na, 0.5, 0.6. Okay na siya. So, mo po na gamitin yung sa CAD. Okay, ato ipakita lang po ng CAD. No? Ipakita ato ang CAD. So, sa AutoCAD, mo na siya ang atong mga kuan man. No? So, this there is a very big difference kung 0 ang atong gamiton kay 0.3 plat ng thickness, 0.6 and 0.6 mm and 0.3 mm. No? Mo ni ang difference sa two line weights. No? So of course, mas baga ay mong line weight, mas maklaro na siya. No? Na mas nipis imong line weight, mura siya og kanang ang mura siya kana mura dili sa edge ba, mura dili sa object line or dili siya mura mas mura matraon dyan na to nga mas importante kung baga ang imong line weight. Okay, do you see the difference class? So sa ka 0.6 mo niya ang 0.6 mm man nga line weight o niya 3 mm nga line weight sa CAD. No? Klaro ra? Maklaro ra ba ninyo? Ra? Okay, very good. So, if naana mo yung mga laptops, pwede-pwede nyo mag-suway-suway mo. Sa CAD, mag-download mo CAD, mag-download mo SketchUp. Nindot po kayo nga mag-sugod-sugod na mo kana suway po. So, at least, kana murag... yes, Vince? Ano? What do you mean CAD? Kanang CAD version? Ano? I recommend at least, no? At least CAD 2015, AutoCAD 2015. AutoCAD ang atong gamito, no? Autodesk ang tigama, then Autodesk ang murag company, then AutoCAD. AutoCAD yun ang atong computer aided drawing. So naay uban nga Cadian, I don't know unsa pang gamit sa uban, pero AutoCAD yun siya by Autodesk. Then at least ang version nimo kay naa sa 2015 nga version. Okay, at I even have a crack, no? Naka USB nga akong, I think naa sa faculty akong gibiling. Ako na pong i-check, pero naa ko yung mga more installer ato ba for AutoCAD and for SketchUp. Yes, Vince? Sige, si Vince naa sa faculty. Sige. May installer ako doon para dili na ka mangita sa web. Okay, so narana. So, of course, kung maghanap mo advance, you are very free to do advance work. Okay. Dapat magyudunta nga murag computer na gamito na ginato kung nag face-to-face pa ta. Okay, and then next sem ninyo, I think na may subject nga AutoCAD na gyud mag-AutoCAD mo. Okay, so don't worry po. Okay, so I think we should move on. Again, basic dimensioning. This is very essential, no, sa atong paggama o plano. Okay, so a numerical value provided in appropriate units of measure and use to define form, size, orientation, or location of a feature or part. Okay, of course, kung walay dimension, kung walay katas-on, walay kadakon ng atong mga drawing, atong mga building, maglisod yun o porma.
So very important numerical values Osaka dimension. Okay. Unya sa Osaka drawing importante kayo on how you show it, on how you visualize it, on how you present it to your clients. Okay? So dimensioning components, money para pud nga maka sabot ta kay sa CAD man gud, pakit-on na pud muna ako sa CAD no. Example money and dimensions. Natay properties sa kilid. Na maklaro ba ninyo? I think more daily no. Ma-zoom, ali pud niya ma-pod siya ma-zoom ang good. So money siya no, mo sa properties. Nga ma-edit ma-edit man ni siya tanan nato. So no. So maka-edit ta sa unsay style, unsay gina, unsay color si mo tanan. Hapit tanan aspects aning dimension kini mo man ang usa ka dimension ha. Money Osaka dimension. Ma-edit na mo ni siya tanan. Unya, para makibaw ka, unsa kintay kining arrow ay imong buhaton, ay imong i-edit, kintay ginahan ka ang arrowhead ni mo ang color kay blue, nga na, dapat kibaw po ka, unsay pangan, mga pangan niya ba? No, unsa ni siya, ning lapas nga na, so ato lang pong ihatag ni siya, nga, murag dimensioning components. So of course, you would start with the dimension text, no? Kini siya. So ang dimension text mao niya magpakita og pila ang length or pila ang width sa imong drawing. Okay? This is ang atong dimension text, of course, na ano yung mga dimension line niya. Kini siya. Unya gi-highlight na siya lastly sa atong arrowhead. No? Maklaro naman no? Ang arrowhead bud. Itong i-zoom. So again, ang dimension text, kini siya. Ano yung pen? Ano yung? Okay, pero. Ang dimension text. Then, dimension, ay sorry. Itong highlighter yun na bud. Okay. Dimension tag, dimension line, kini siya. Then, ang arrowhead, of course, kini. No, I think na-follow raman. So, na-align tayo gamay nga, kana extension line. So, kining extension line mo ni siya na. Kini. Klaro ra ninyo? No, kay ang gipakitaan ng dimension kay kini man. Kini ang lens, ani from this corner to this corner man. No? Okay. So makita po nato murag na adili maklaro man. Na ni dapat say difference in kanang line weight. So dapat ang object line nato mas baga ni siya dapat, di ba? Mas baga ni siya dapat kaysa ato mga dimension lines. Next, ang ato extension line, naput na sa extension line extension. So from the arrowhead taas na pataas na siya mo na sa extension line. So na po na yung limit nga pila na siya. Okay, which would be gonna explain later sa atong slides, no? Then kini naapod kana bitong murag i-blow out na to. Mo ni tawag nga leader na itawag na. Of course, ang leader mo ni siya naa sa shoulder, leader shoulder ang tawag na. Nya ang atong dimension text na pod. No, mura sa call out ba? Nga na siya. So there is also a angular dimension line nga para makibaw ta sa pilay mga dimensions sa usa ka angle. Then ang dimension kung radius kini siya radial dimension. Okay, then lastly muna to napod sa gamay nga offset no. So dili nga ingon jud na nga kung ganahan ka nga ipakita ang dimensions ani nga corner to this corner murag mula murag kag mura sa gap gamay ba no kini siya muna siya extension line offset na sa offset gamay. Okay, so mo tanaw ta sa CAD. So example, we have this box. Okay, rectangle. So when I hit this dimension nga tool, yun eh. No, sa AutoCAD bud makapili po ga unsa na kay mga templates ni nga gamahan nimo. So na kay pwede nimo ma-save na siya bitong ana. So no, makita po nato ang automatic na ang gap nato sa atong CAD. Automatic na atong extension line offset. Then of course, mo ni ang ginatawag nato nga extension line man, di ba? Mo na extension line. Kini siya. Then ang atong extension line offset kini.
extension line extension, I mean. Then of course our arrowhead. Okay, mo na siya ang atong arrowhead. Again, then ang atong dimension line. Okay? Klaro ra class? I think nasa kasunod ra matatanan, di ba? Hello. Okay, very good. So, kinigit tatagsan niya, no? So first, ang dimension line, this would indicate the length of the dimension. Okay, so usually, ang gap between the dimension line and the dimension numeral is commonly 1.5 mm. No? So, pasabot lang ani, dili po na siya ditso, ano? Dako ra kayo ang highlighter. So, ni pag panipis. Anyways, kabantay mo siya naman, nangana sa mura gap gamay ba? No? Kini ba? Or sa atong CAD? Kini. Ay, wala man. Atong ikuan ba? Kung nasa na may option good na siya good nga murag ma-offset siya ato lang i-off ha. Okay. Ay. Nasa na siya? Ada. Sana, no? So makita po na ito, naay gap sa gamay. So dili siya lahos ba na? Okay. I think na kasabot ra po siya mo adto, no? So and ang atong dimension line 0.25 mm lang ang line weight. So medyo nipis-nipis siya. Kaya sa atong object line, usually ang atong object line kay nasa 0.5 mm man ang line weight or 0.6 mm ang line weight. Okay, object line kini siya, kini object kini yun siya. No? Okay. Next sa atong angular dimensions, no? Ang atong angular dimension, this is an arc with the center of the arc from the vertex of the angle. No, kini siya ang dimension angular, angular dimension line. Kini na kini. Okay, so atong lang ipakita po, no? Sa atong CAD, try ito. Dim angle. Dim angular. Okay, there you go. Huh? Okay. Ato lang po ng sabay. Sabay ba, ne? Anyways, mo na siya. Dimension line, mo na siya. Dimension line. Sa ang atong angular dimension kini siya itong i-change o blue. Okay, there. Okay, I think makasabot rapod mo ito. Next is ang atong dimension text, of course mo ni siya, no? These are normally 3 mm high or 3 mm high or 2.5 mm high. So ang dimension text o ang imo mga normal nga text lang pareha na dapat. So kung 2.5 mm ang imong mga normal nga text, unsa pa nang tanang text mo 2.5 na all throughout. Kung 3 mm ang imong normal text or kana mga text mo sa imong plan, gawas sa mga section, no, kana section headings, dago na wala sila. That was discussed sa atong technical lettering na pud nga kung ano. Mga sizes dapat. So dapat ko lang uniform lang imong sizes. Na kay usually ang atong drawings na sa mga maximum siguro ng mga 3 sizes nga font, no? So naay gani kasagaran ako gani kay kuan lang duha raong size. So na ako'y 2.5 nga size, then 5 mm nga size or 3 mm nga size or and 6 mm nga size. Okay? Usually po ang dimension text kay centered in the space between the dimension na, no? Usually center na siya tunga, nasa tunga gyud. Panagsara kayo na murag i-drag nila sa AutoCAD or sa ilang drawing, sa ilang drafting. Okay? Next is ang leader line. So this leader line is used to connect a specific note to a feature on the drawing. So example, kini nga feature, no? Makita na to ni kini magud kay mura ni siya o kanang naibuho ni siya tunga homework hole ni siya ba? Kini siya na. Kini siya class hole ni siya. No? So mura siya nga na ay certain diameter, oh, diameter sign man siya sa diameter of the hole. Okay? So usually na ay specific angle, no? Kining angle ba daw ani? Angle ani niya.
usually 45 degrees na yun, sa 15 and 75. So para ba nga murag limpyo po dyan tanawin class, ang atong leader, ang mga angles sa atong leader, leader line to leader shoulder, we should use these angles, no? So 15, 75, and 45. Para na nga na uniformity, then para limpyo tanawin po. Okay? Na ipangota na? Ano ba yung mga class? Wala pa so far. Anyways, moving on. Itong yung leader shoulder po, dapat nara sa 3 to 6 mm ang kanang length niya, kinesia. So shoulder between 3.6 mm. Most, this is centered also where it meets the text. Okay? So ngani na siya sa itong AutoCAD. Mag-leader ta. Leader. Okay, so usually ani na na may ang angola na to na siya na text. So leader, okay, usually pwede po ganiyo ni mo na pwede po imong center gyud ay to na kalimot mo ko sa option na niya. Create na sa anyways, kalimot ko unsaan yun nga kanang namugay option na niya po sa CAD nga mura pwede niyo mga na ba mga niyang leader ana sa pro pwede po nga doon man ninyo pero usually mga nga niya puro magyado sa ka leader ba na okay so nasa gap niya mo niya atong leader shoulder ang atong angle ani dapat naa sa kwan ito lagi kaya to 45, 15 or 75 mo niya pasabot lang okay. So 138 balihon niyo na. Basta nga na lang. Kato nga angle lang 15 45 or 75. Okay, I think nakakuha ra ba ninyo so far? Okay pa mo? Last yes, J Lord. You have something to say? Dili big letter na. Ay, sorry. Of course big letter na siya. Very good. That was a very good one. So na kabantay jud. Big letter yun na dapat, no? Ano ra ka mo small letter kung? Masa man? Kung mga mm na. So, yun eh. Lahat. Mura mm, mana. For 6 mm. Ano na ka pwede mo small letter. So, okay. Thank you, J-Lord, for that. Okay, moving on. Ang atong arrowheads, no? Money ang snap is different sizes sa atong arrowhead class. Pero usually sa atong AutoCAD automatic na siya. Nala sa standard. Kung mabutang ko, ma-edit nimo na siya, kay ma-edit man nimo gihapon, no? Sa atong CAD nana sa kini dimensions example, ma-modify na mo na siya tanan. Kay nana sa murag sum pila size sa imong text. Size sa imong lines, color sa imong lines, ala na sa tanan diri, ma-modify ni muna para i pwede ni muna ma-save gani nga imong style na siya, mapanganlan ni muna example, ka jailer ni siya ang style nga pag-dimension mo na yung gamiton, pwede ni muna ma-edit sa CAD. Okay? That is the power of CAD pod. No? So, it is very easy kung samot kung mag-computer aided ka, gawas as than the traditional bitong kana manual drafting. Okay, so money ko kay kita kay manual drafting pa man ta, we should use this, no? Preferred kay 1:3 ang atong scale sa atong arrowhead. Okay, so there are different styles of arrowhead but we prefer this style kini murag colored ang yang arrow or filled ang yang arrow. Okay, moving on to extension lines. So extension lines are thin line used to establish the extent of a dimension. So money no, money sa extension line. This starts with a small offset of 1.5 from the object
and extend 3 mm past the last dimension line. Ano mo ni pasabot no? Kining extension line dimension nasa 3 mm to 6 mm ni siya dapat. Okay, mura ni pasabot aning kining statement, kining extension line extension. Okay? So, gi ato pagining siyang gi table. Okay, so we have a legend here. So we have ang A, which is the dimension text height. Ang metric value niya kay 3. So ang A na to kay dimension text mo ni siya man, no? So klaro raman siguro na, di na ko ma-explain ani. Kaya I think nakasabot na mo ani. So mo ni atong i-keep in mind pod, no? Ang dumi ni, basin mo ni mugawas ni sa atong midterm sa. Okay. I think nakasabot raman mo ani no kung saan pag-identify ni from this table. So pag-identify ni siya tanan. Kinsay galibog kung saan pagkuhaan ni. Okay, klaro naman. So we have letters here of G. Kintay ang G. Of course, mutanaw ta sa table. Ah, kinisiya mo ni atong mga arrowhead. Ang length ani nasa 3 mm. Okay? Klaro ra? Nakasabot ra tana ba? Hello. Okay, thank you for answering. Okay. Okay, so mo ni atong mga dimensioning methods pod. Usually, there are two types of dimensioning method. First, ang unidirectional dimensioning and aligned dimensioning. Ang unidirectional lang yun, ang mga dimensions kay horizontal tanan. Kabantay mo, horizontal tanan na. Horizontal tanan. Bisan pa o vertical ang atong g-dimension, ang iyang dimension text nakahigda. Okay, whereas ang atong aligned dimension, ang dimension kay aligned sa atong dimension line. So, if nagbarog pod ang atong dimension line, ang atong dimension text nagbarog pod. Okay, kung ang atong gisukod kay pinahigda pod ang atong dimension text. Okay, naklaro ra ang dimensioning methods class? Hello. Okay, thank you. Very good, last. Next, ang chain dimensioning. Chain dimensioning lang yun. Okay, this is also known as point-to-point dimensioning. Dimensioning from one feature to the next. Okay. So, makita na ito. Chain dimensioning, kininga dimension. Gisumpayan lang dito saan eh. So, muna yung chain. Muna yung basically ang chain dimensioning class. Kini na. Kini siya. Okay, kinipod siya. Chain dimensioning na siya. Whereas ang atong baseline dimensioning, baseline na siya, kini murag mag-usas ano mo sa kinasi isa ka base ba, na siya mag-originate siya sa usa ka mag corner kini siya. So makita na to nga this kay 25 na 50 then 75 mark. Kini po na 8 16 mark na yung baseline ba. So there are these are the dimensioning dimension arrangements. Okay? Next, dimensioning angles. So the dimensions line for the angle is draws an arc. No, makita na to no, kini angle mark arcs ya. So ni sabay pud siya og na sa mark circle man siya og mark putol lang ana siya mark. Okay. Arc pud ko when we dimension arcs, r lang radius lang. R ni ang meaning sa arc ay radius man. Radius symbol na siya. More sa leader lang from the center. So there are these are the common types sa dimension arcs. Ganyan na siya. Okay. Moving on sa dimension line spacings. O kintahay mag baseline dimensioning mo. Usually from this first nga ko and dapat magud nga dili pud kayo dako ba. Dili kayo dako ang imong dimension and dili kayo taas ang space sa imong dimension line. Dili pud kayo gamay. So naay kasagaran nga standard na preferred nga standard. Oh, preferred ana sa first kay 10 mm, then sunod na naka-succeeding kay 6 mm. Naka-follow ra mo class? So example, no? Tong balikon ni kini nga angle. So dapat dili pud kayo gamay nga morgana ra ditso. Di ba? Tutyo pud kung dako ra pud kayo, di ba? Kung ana. So usually naay murag kana kini kay dili pud ta magsugod-sugod man, pwede naman nga kamo ni magbana-bana nga pura para ninyo para naon ninyo nga sakto ra ba murag na. So, I think this best fit na siya kana siya, di ba? Dili kayo dagyo, dili pud kayo dugol dol sa object line. Okay, na sabot ra akong gipasabot class. Okay,
very good. And kung naa na po ilain nga dimension class, usually dili na pud siya mas gamay-gamay na siya og gap merg ana na. Dili na pud siya nga layo pag gihapon kaayo. Okay, so example kini na si murag line ana. No? So dapat siguro ana lang. Dimension gani. Ang first, ang sunod nga dimension sorry, dole ni. Na sunod nga dimension na. Okay? So I think that para nako visually lang murag mo na visual most pleasing sa tanawon na nga size. So, mo matter jud pud ang judgment na to ani no. Sa atong pag-present. Okay? Mo matter kaayo. So at least ani nga subject or ani nga course or ani nga phase kana nakasikibo na mo murag unsay unsay sakto ba nga mga sa makatanitandi na mo unsay angay ba. Kay gumikan ani nga mga lesson. Okay? Klaro ra. So next mo move on ta sa atong mga preferred dimension yung practices no. So first, we should avoid crossing extension lines. Okay? Unya, but do not break extension lines when they cross. Murag gani. Murag dapat kana kini magsayop ni ba nga murag nabaylo siya. No? Kaya ang extension line dapat ko mas as much as possible dili kulay lain nga dimension ana. Murag mo lang nang gisabot niya. Okay, next is you should avoid dimensioning over or through the object. Kini nga ni. Okay, dapat likyan na to na. Gawas na ko nga ni. Kaya mura madun nga na may gap may gikuha. So you can do this na. Okay, next is group adjacent dimensions to avoid unnecessary long extension lines. Okay. Asahan, mag-charge ko. Akong charge ka rin ang laptop. Class, nakasunod palagi mo? Okay, mayo. Next, Sky. Kini so murag i-group na to ang adjacent dimensions kini di ba kini nga dimensions dapat murag dool na po ni sa dapat ani nga dimension line kini horizontal dimension line no so iya kay gibalibot lang po jud niya diri pwede naman ni mo na nga mas better man sa tanawon jud kung ani pa no. Okay, so next is dimension to views that provide the best shape description. Then avoid dimensioning to hidden features. So, of course, hidden lines kay present represented man og broken line, no? No, so, dapat dili ka magbutang og dimension line, dimensions anak kay hidden naman na siya. Okay? Ani ni mo ipakita niyo sa ani nga view. Ani ni mo ipakita ang length anak sa usa ka na hidden line. Okay? Next, mo po na, no? Avoid having too much space from the dimension text, then maintain uniformity in the weights. Okay, so I think klaro raman kayo po ni. Kita na to nga medyo baga ni siya kay ani. So dapat uniform lang na. Kini po layo ra kayo ang gaps. Next, as much as possible, do not leave an empty dimension text. If need be, use a leader when dimensioning at the bottom. So, money ang correct way to do it instead of this. Yung murag ning lapas na. Then, ang incorrect pod kay kini, walay dili leader ba? Dapat na asay shoulder pa na. Sorry, margana pa siya. Margana agad na siya. Okay, sige ni. Saklay, money siya. Okay, I think that ends the discussion about dimensioning. So, do we have any questions about dimensioning po? Na ba tayo pangutana? Wala. Hello, wala pangutana? Wala ra? Okay ra, nakasabot ra? Bantay bitog. Sige, bantay bitog mo ha? Kung mga lisod rin ba dito kumatag o mga kuan? Bantay mga kuan na, gagmay score ha? Okay, so I think mo na to sa pagka lesson na to gani.
sa toilas yun eh. Scales in general. Ah, di na ko mag-discute sa scales. Okay na mo itong scales. I think these are much ah, unsa ba? Unsa ba bahin ng scales ganito? Ah, ito na pong tanaw no. Para scales. Okay pa mo, nakapanihapon lagi mo? Nakapanihapon na mo daan? Or or kamulong kaon dud? Kamulong kaon no? Oh, pala or unsa ba? May pa mo. Ah, do maka na dunga na ta, dunga na ta. Okay, wait, ganun pa mo eh. Okay na ni class. Ay, kasabot naman ni eh. Basta importante lang yung scaling. Ah, kani sige. Mag-scute lang natin gamay ha, gamay. Paspaso na nato ni kit para. Okay, scales. So, ang scales ang importante po ni kay mura naman ni yun nga. Di ka talaga yung mag-drawing ka o sa kabay. So, wala man dyan building nga. Ay, wala man dyan papel nga masood na unsa kadakan o sa kabay ni mo. So, dapat scaled na siya. Basically, mao na ang kuha na gamit ang pag-scale. No? So, sa una, itong apay ka, ang gamit nila kay mga triangular scales mo ni siya ang purma ka na sa likod. Okay? So, there are these scale shapes. Ngay, 2-level, 4-level, opposite-level, and triangular. Usually, ang gamit lang yun kayo sa ka-triangular scale. Wa na kong kitaan nila. Ano kong kabot ang triangular scale lang ako na sinati yun. Ako nasuwayan po. Okay. Next, so drawing scales are these are scales so that the objects represented can be illustrated clearly on standard sizes of paper. Okay, so nakasabot naman po no? Para ano nga? Pwede ka talaga posible kayo nga makadraw ka nga 1:1 yun nga scale sa kabay. So mo lagi pagamay ni mo para mo fit siya sa usa ka standard size paper. Basically, mo lang na ito. So naa lang yun murag good way nga para nga naona siya. Okay, so the selected scale would depend on first the actual size of the object drawn, no? Next is the amount of detail to show, then size and type of media, then the amount of dimensioning and notes required. So actual size of object no kintay dako or gamay kayo imong scale. So dapat kita imong drawingin kay screw. So of course imo jung padako na sa imong scaling dili pinabali screw na gani inyo imo pa jung pagamyon dawa sa combine na siya imo pagamyon no ng scale, di ba? I hope nakakuha mo na idea. Next ay amount of detail to show. So kung magdepende pod kintay unsa kadakay imong scale kung sa imong ipakita beto nga kintay balik sa screw kung unsa ka grabe ang groove niya. So mas zoom imong scale mas klaro tong grooves niya katubi ito malaghiwi-hiwi sa screw or kintahibalay te para yun makita ang mga ang spacing sa imong mga hulublak or spacing sa imong mga kabilya na naa. So imo dong i-zoom in ang imong scale ana. Okay, so magdepende po na kung saan detail imong gigamit. So size and type of media, of course kintahay ang imong papel kay A4 lang. So mo matter po na og unsa ang imong scale gamiton ana para mo fit ng imong balay ana o mo fit ng imong drawing nga ipakita ana. Okay, next amount of dimensioning and notes required. So unsa ka daghan imong ibutang dimensions, unsa ka daghan imong ibutang notes, mo depend po imong scales ana. Okay? So basically mura to. So there are two types of scaling. The first is reducing scales and enlarging scales. Okay, so di lang ta maglibog ano yung ano, so actual size and drawing size. Pasabot lang yun ane. Kung mone actual size 1,000 meters siguro ni siya 1 meter by 1 meter. So ane giscale mo ni siya to 1:10. So pasabot ra ane sa every 1 1 ah na explain na sa unya dai sa unya nga slide so mora na anara na niya. So
Basically, mula ni, so, kung enlarging mo ni ang 10 is to 1 instead of 1 is to 10. Kini, yung domain size kay 1 is to 10 mo ni pagbasaan ni, no? Kini siya kay 10 is to 1. No? So, buta ni, kanang, 1 actual unit is equal to 10 drawing units. Mura gana na siya, times 10 lang siya ba? Okay? Or divide by 10. Okay? So, the first number on the scale ratio is the number of units on the drawing. Then the second number is the actual object unit length. Okay? So, kining 1 ani money ang pila ka units siya sa drawing and 100 kay kapila jud siya sa actual ba? Organa. So, anyways, money siya ang recommended no? When enlargement scales usually 50 is to 1 ang tigamit, 5 is to 1, 20 is to 1, 2 is to 1, 10 is to 1 ang tigamit. Mo ni tungod rani kay mo na kasagaran pod na sa usa ka triangular nga scale no. Pero kung mo gamit ta og CAD pod at least nga naka uniform ba nga kini lay tigamit gamiton kasagaran. Kay tutyo naman kayo kita na kay 17.5 is to 1 or 17.254 more grabe na kayo ang mga kuan ba. Isa mal points at least nga ni at least whole number lang okay na or at least by 5 multiples of 10 or 5 okay na siya nga scaling. Okay, so full size of course is 1 is to 1. Naka follow ba mo na ko class unsa ka import unsa importance po sa scaling? Hello, nakasunod ba ta or naglibog na mo sa scaling noon? Uy! Okay pa mo? Napalagi mo? Class? Okay pa mo diya? Hello? Wala, ikaw madunggan lagi. Bakit? Okay pa mo? Bajud bitoyan mo kayo madunggan. Yes, Vince. Hello. Hello, nakadugo mo na ako. Hello, okay. Okay na, okay na. Okay. So, sige, makakasabot na punta ni, no? Static scaling. Then... ako may karon? Hinay, hinay pa? Yay! Nana, hinay pa? Okay na, sige, sige. Sige, maya, 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 maya. Okay na po. Okay, salamat. So next, kaya metric scaling, no? So any scale is a multiple of 10, therefore any reductions are blah, blah, blah. So mora manig, kanalagi na yata yung metric scale, multi gamit nila sa una ba? Itong, ito bitong triangular scale. Diba mo? Actually, naman siya na sa, kinilagi, kinibang... Kini siya, triangular scale. Kabantay mo, ano yung numbers, ano yung 1 is to 5, 1 is to 50. Mura na ang kasagaran nga naapod. Kini, mura na yung ipakita na ko, ano kini, metric scaling. Usually, 1 is to 1, 1 is to 2, 1 is to 5, 1 is to 75, 1 is to 33, 1 is to 25. Mura na kasagaran niya, metric scaling. Okay? So, pasapot yung ginaan eh. Kung ang full scale kay kini siya, o ang 1 is to 1, no? Mura sa matunga lang yun siya sa 1 is to 2. Basically, mura gana ba half scale, gani. Klaro ba ito? Okay? So, ato lang po ni siyang ma-appreciate kung magsugod na ta o scaling. So, for example, no? Kine. Ah, sorry. Sa actual, ani, kay 1 is to 1 mo ni siya, example. No? So, makita na ito, no? Ang automatic scale kay na, ani, when we go to half scale, bisan ang atong drawing units kay 10,000 gyapon or 10 meters. More sa matunga, pero ang atong gigamit kay 1 to 2 man nga triangle or 1 to 2 man nga metric scale. Ani gyapon na siya nga mo taman
ani gyapon na taman sa 1:100. Okay, basically tungod lang na kay mo may type of scale nga gamit na to or type of metric scale or metric ruler ang atong gigamit. So of course ang atong 1:5 ani pod kadak ani lang kadak or 1/5 lang ani. Okay, ani nga size. Okay, i-divide lang o 5. Okay, I hope I know that dili kay to klaro no, pero I think na may idea na pod. So pero ang civil engineer scale, this would contain 6 scales, 2 on each of its side. So kasagaran magud kay wa na kaayo magamit ani mga civil engineer scale. Kasagaran kay katola metric scaling lang or triangular scale. So dili lang kaya ta mo go deeper ani niya. Pero at least nya nata idea nga usa ka civil engineer scale 1:20, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, or 1:60. Muna kasagaran sa usa ka civil engineer scale. Murag moray mo itigamit niya nga scaling ba. So mas tagko ang iya kaysa sa metric scaling no. So different ways to zoom in or zoom out sa imong drawing lang na siya. Okay, more example lang na siya. Then akin yung mga scale bars. Ang scale bars class kay mura naman yung kana maps bito na to. Kabantay mo nga naingani na siya mga mapa. So basically kini lang nga usa ka bar kay mo na usa ka unit ay 1:20 ang usa ka bar man siguro kay mo 1 unit or 20 units I'm not so sure with this pod noon. So pero ang usa ka scale bar is a linear graphic that is divided into equal segments and is used to measure distances on drawings. So mo na nga mo na itigamit sa mga mapa no. So example ay imong 1:20 nga drawing nga map kay mo ni siya. So ang 1 unit kay kini siya kining duha ka ka bars mura nga na. So mura more percent sa usa ka meter or 1 meter ni siya kung kini ang atong isukod nga bar. Let me tag na ta example no. So wala ta Google Maps pe. So wala ta Google Maps ha. Na ba sa Google Map? Ah, dara. Kaya class. Ah, kabantay mo ni sa Google Map na. Kini siya. Nasa bottom right sa atong Google Map ni. Hello, naka-klaro na mo? Mo ni Osaka scale. Okay, very good. Mo ni ang Osaka, mo ni ang Osaka scale bar class. So, as we zoom in or zoom out sa atong ay ano man eh. Ay, dara. As we zoom in or zoom out, makita na to no 2000 klaro ba? Kini. Ang 2000 kini siya 2000 miles na siya. Kini usa ka layna na. So kung magsukod ka ni kini nga distance og usa ani 2000 miles na siya. Kay mo zoom in ta. Zoom in ta. So kini mo ni ang 200 miles kini siya. Kini usa ka layna na mo na usa ka 200 miles. So mo na masukod nimo ni kini padong sa Nepal. Kini siya kini nga linya sa Nepal 200 miles na. Mo zoom in ba jud ta ay sa Bohol. Kita Bohol man to. Asa mo pinasa ni? Africa. Oh, ano nito? America, Europe. Arabe. Adalah Philippines. Okay. Nah, tasa 200 miles naman. Ano daerah Bohol ay. Oh. Tabilaran. Okay. Oh, kita ta nga 2 miles kini siya. Nah, klaro ra class no. Yes sir. Okay, ko pasabot lang ani. Kini siya nga distansya ni nasa luway no. Kini siya nga distansya 2 miles na siya. Kini, maragyo na, pasabot. Mauna yung paggamit sa scales na. Okay. Lain na po ni Stephanie, oy. Hinay ka, sir. Grabe. Pwede, buta, hinay-hinay yung mic, sir. Lain na po ni hinay ka, sir. Ano po na, makadool yun. Makadool yun na 1,000 feet na, 500 feet. 500 feet mura gana. Okay, I think nakasabot ra mo sa kwan. Pasabot sa Osaka scale bar unsay gamit sa scale bar class. Basically kini lang yun siya ang atong kwan mo lagi para mo sukod siya o mga distances along a map. Okay, is that clear? Was that clear?
Okay na? Okay, very yes, good. sir. Very good, very good. Next, unsa na masudod na exciting da? Ah, typical case for a plan. So mani, usually ang usa ka location plan, ang scaling ana kay 1:1,000. So, ang site plan o sa 200, floor plan o sa 100, and construction details, of course, mas zoom siya. So, 1:10, 1:15, 1:20. So, murag mga typical sizes lang. Pero, you can magbuot, pwede ko na magbuot-buot. Pero, kini, ka na more preferred lang siya ba? Kung sa'yo tigamit. So, ang floor plan mo, kung dako na po gayo, murag, di na po masood siguro sa Osaka A1 bond paper siguro, pwede padaka na po na to or pagamin na to ang scale. Gana lang. Okay? So, it would depend on your plan po. So, for this, isa ka location plan. 1:1,000 ang gamit niya. Kay mura ang ipakita na yan yung mga lot numbers sa man eh. Nag-go na ba? So, next, ang usa ka site plan. 1:250 ang gamit niya para makita agad ang property lines niya. Okay? So, we would go deeper on these topics sa mga puhon nga courses na to, no? Ang usa ka floor plan, no? Floor plan usually 1:100 ang scaling na to ana. Okay, so mo ni ang usa ka sample sa usa ka floor plan glass. So dapat pud mas duol-duol. So mo na 1:100 ang gamiton. So expected ko ang gamiton na to ang scale din is 1:1,000. So layo na pud kayo ta. Dili na pud maklaro na. So mo na ang murag typical nga gamiton sa scaling sa usa ka floor plan 1:100. Okay, so next, of course, ang mga construction detail, 1:25. Example na sa Osaka Line Canal, Monisia. So, I think, that ends our discussion sa scaling. Okay, so, nakasabot, Ramo? Okay, Ramo class? G na ninyo? G lang. Okay, maayo. Ay, kapoy. Pero pag okay, pero pagsugod na mo gama sa plates. Sa plates ninyo lagi para mga makapangutana mo. Okay, nara mo sa mga plates ang mga pangutana kasagaran. Ana na manggawa sa pangutana, magsugod mo gama sa plates, ha? Okay, Vince na ipangutana, Vince. Yes, sir. Vince, yes, Vince. Sir, same size lang po ba yung sa plate number 5? Kung ano po yung gagawin sa top 3 po. Okay, let's go to the plates na. Ito ipakita to ng mga plates. Okay, yan saan ito? ESN 122 plate number 5. Okay. Basin na yung pakita sa plate mo na ang plate ninyo. Okay. Kini. So di ba kini nga ko ani masukod ba ni ninyo? Mo ni ang inyong mabutang ani. So top view man sir ni, di ba? So top view makamasukod ra ni ninyo, di ba? So mo na ang inyong size pod ani. I drawing. So usually mo na ang scale ang gamito na to. Okay, Vince? Di ba? You would know the dimension of this, no? Unsay length ani. So mo po na ay mong estimate ani kay 300 megamito na to ani, no? So maka-estimate na mo unsa katas apo ni siya. Ya mo na i-drag ninyo. Okay? So mag-depend na siya unsay size ani. Kaya ako man gusto ko daan ya para masood yun yung tulo. Okay, naa man ani ang top view, front view and right side view, di ba? Na ani. So mo ni ato metry line. Okay? So balik to sa dimensioning ba. Dimensioning. Oh, unsa na siya? Basa ha, kadali ha. Mana siya? Mora ni, mora ganyo na igamo, gamo ninyo. Okay. No? So provided namo ani nga line na mo na siya, provided namo ani nga line. Okay, so ang kining dimensions ani mo na ni siya gamiton nga dimension ninyo, kining dimension ani run length ani. Okay, ay sabot ra na G rin niya, sabot ra mo ani G. Okay, mayo sige, sway lagi nyo gama kay para kuan
Assure ko, magkapangutana po mo sa mga classmate ninyo. Kung di na kaya, magkapangutana mo na ako. Okay? Okay na, nasabot ra. O niya, sig. Nasabot, sir. Ha? Kung sa? Nasabot ra. Kwan. Kaito niya. Ay, ganang usa ba? Mga leader line ba? Oo, oh, ano man. Wala may leader line tood po, gigamit. Wala. Drawing ra. Oh, drawing ra tanan. Drawing raman. Gani ra, magama, kinilagi gamon ninyo. Maragani lang. Construction line tawag niya. Kini J-Lord, construction line. Kining blue bitaw, kamantay mo ng blue. Mo kining blue mo ni mga pencil man siya. Mga pencil ni tanan. So usually mo gani gamito ni man mo jo ni gisugsugdan ninyo no. Mga pencil pa mo hangtod nga makagama na mo o maka-finalize mo anak po mo mag-tech pen. Okay? Margana pa ni. So, kining blue, kabantay ka na blue bitaw. Mo ni mga kuan man, pencil pang gamit. Hantod nga, gidarken na niya, gigamitan niya og tech pen. Pero kining mga construction lines, kining blue, ay na pad na. Kay mga pencil na mo na. Okay? So, ngani gud ang porma ni, ngani ang porma gud sa inyong kuan pohon. Sa inyong mga, tinga na ni. Ah, kini na final kini na hidden line. Ay na butangi ang hidden line pencil na siya nga ginangana. Ay na butangi hidden line kay ibaw naman taon sa na kung ang line nga presented by a broken line, hidden line gyud na siya. Okay? So kini kuan to no. Object line man so gamit lang tawag 6. 6 lang sa mga finalized mga tech pen kay baga-baga man eh. Pero kini construction lines of course pencil. Okay? Sayop niya kini, blue ni dapat siya blue. So ang blue ani kay mo na mga pencil man. So again, ang gamito na to kay object line man so mo na nga 6mm ang atong ay 6mm 0.6 ang atong tech pen kay object line man. But I think we have that discussion na pun. Nga unsa ang mga ang kabag-on, di ba? Mga drawing lines na to, unsa ang kabag-on nila. Okay? Klaro na? Dili man ruler sa. Dili. More or less dili kay freehand man ang tawa ato. Ayla pagulo makabantay ka ang hiwi-hiwi bitaw po ni sila. Pero as much as possible kato lang freehand lang, freehand lang ta. Okay? Masakpan lagi mo kung magruler mo promise. Kung magruler mo kana na deduction of points man good. So mas mo perfect mo kung mas straight mo kung freehand kaysa mas straight mo kung ruler. Okay? Klaro ra? Challenge oh, kana gamay raman kay dili man nawa kung i-print ninyo A4. Magkito lagi, di ba? Gidi-discuss nako nga mas taas ang linya, mas dali mo balik mo bawg nga na ba. No, na raman ani good. Na kini na. Sketching short line segments ko. Kung na taas-taas na ang gamito ninyo, murag inyong putol-putol na siya para mas straight. Okay? So challenge lang na siya mag freehand sketching ba. Okay. Ang atong imagination ani nga sitwasyon class. Kana ba nga gintay, uy namoy nakaila. Puhon si bin engineer mo. Namoy nakita nga, uy doy pagamay may plano ni mo be ana. Dili makana makita mangayo pa kag ruler para maka imo ma visualize mo sa kliyente nimo. Gitso ro jiga sketch ana, di ba? Kasabot mo sa akong point class. So dapat mag-practice mo freehand sketching. Nga way mga ruler nga makagama mo straight nga line. Yes, Arkim, na kay pangutana, you raise your hand. Na ay gi question si Venice, sir. Okay, sir. Venice, ang construction line, sir, pwede ruler. More or less dili para nako murag dili. Kay ngani lagi ngani Venice ang situation jud ani. Murag ngani ba real life situation ni siya. Kay example, kana ba nga nakay kliyente lagi nga padrawingon ka ba? Butangan ni mo siya para ma-visualize iyang ipakita nga moraguan. Anaraman ani ko sa first good. Kini na. A quick layout of dimension for features for later transfer to formal drawing. Freehand writing data normally used in preliminary planning or to relate a design idea to someone very quickly. Or gani a situation ba nga mo na nga di na ka kung makita pakita kag drawing o kliyente mo di na ka mo ruler pa di na freehand sketching na yun ka dapat maayo ka gana po or kibaw ka mo gana. Okay, mo na nga kana mo na ganahan ko mapractice po tawag freehand sketching. Okay, kasabot rata sa situation class or nakasabot rata sa atong i-portray ng activity ng onsite situation sa atong activity pod. Hello, okay ra, nakasabot ra mo sa manong. Okay, very good. Mo na. Okay. Yes, sir.
Grabe energy si Justin, mate. Sige, sige. So, mo to ha. Sabot mo ha, nganong di bawal sa ruler ha. Moragana lang. Ngana lang ang mindset ba. Okay, klaro, klaro. Okay, very good. So, mana to? Yata mag-attendance kay kan kapoy na. Mamaya po na to. Yatus 8:30 na ba? So, I think that ends my discussion. So, na pa mo yung mga pong ginanjud mo deeper ani na pa at tara mo tong video lang na sa gi-post na ko sa atong Google Classroom. Okay? So, okay, very good. So, again, if na may questions, okay. If na may questions about your plates, you can always send me a PM directly sa atong Messenger, okay? Klaro? Okay na. Okay, maniya po nata. Okay, so kini nga kuan po. Yes, sir. Kini mo tinod, tinod. Kini recorded nako akong i-post ni sa atong YouTube pod or sa atong kuan klase. Okay? So bye-bye na. Kay nga nata. Kay mabahaw na to atong mga kuan na to. Okay? Bye-bye, amping mo. Bye, sir. Sige, good night, good night. Bye-bye, bye-bye. Sige. Sige, sige. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Sige, salamat po.